Ang tunay na pag-ibig ang nagpapatibay sa samahan ng mag-asawa. Ito at ang pananalig sa Diyos ang magandang pundasyon ng pamilya. Ang mag-asawang ito ay nakilala namin noong nakaraang linggo matapos nakita namin si Jenny Lynn na naglalako ng kakanin. Kasama niya ang kanyang kapatid. Pinakyaw namin lahat ang kanilang paninda at doon napangiti siya dahil may pambili na raw siya ng gatas. Ang hindi namin alam na kasama pala niya ang mister sa paglalako. Kaso noong panahon na iyon ay nakita nila ang mga kasama naming pulis kaya natakot raw. Bawal kasi ang pag-angka sa motor. Ngayong araw ay hinanap namin sila para tulungan. Sa aming pag-uusap, masaya nilang ibinahagi sa amin ang istorya ng kanilang tunay na pag-ibig. So ito, nakita natin sila, bali hinintay natin sila kasi naglako sila ng mga kakanin ngayong araw na ito. No, umaga pa sila umalis dito sa bahay nila para may pambili sila ng mga pagkain nila at ng kanilang baby. Saan yung bahay? Ito yung bahay ninyo? Nanay ko. Pero yung bahay ko doon sa kabila. Malayo pa dito. Mas malayo ayun. Pa dito. Ito, mahainit. May, pero saan kayo nakatira? Doon sa amin. Pero dito kami kapag araw. Gabi lang kami umuwi dito sa amin. Gano'ng kalayo yun? Doon sa kabila, oh, no. Papuntang ibaw. Di ba ito yung eskwelahan? Oo. May written shape pa looban. Unahin muna natin. Paano kayo nagkakilala, sir? Sa clan. Clan? A group? Group text yung ano. Oh. Tapos nakita ko rin siya sa ano, Boracay. Mm-hmm. Yung nagtatrabaho pa ako doon. Nung una, may boyfriend pa siya noon, pero ako wala pa. Construction. Mm-hmm. Tapos, nung sumali na ang clan, doon din siya. Mm-hmm. Kaya nakilala ko eh. Tapos kinuha ko yung ano, FB niya, tapos naging kaibigan kami ng 1 year. Tapos niligawan ko. Mm-hmm. So, message sa kayo doon sa Facebook. Oo. Mm-hmm. Tapos tatawagan din. Mm-hmm. So, pero nakita na kayo noong time na 'yon. Wala pa. Nakita ko lang sa Boracay pero hanggang lang tingin pero hindi ginausap. Mm-hmm. Unang tingin na in love ka kaagad sa kanya. Pa, gusto ko kasi yung mga ganitong tao ba. Mm-hmm. Pangarap ko yung ganitong tao na maging asawa niyo po. Oo. Ano po ang minahal mo sa kanya po? Mas nagustuhan mo sa kanya na talagang humanga ka at nasabi mo na ito na ang babaeng pakasalan ko. Malaga tsaka malahanin nag responsibly. Ayun. Ayun. Una pa lang kita mo. Di ba may sila sa pag love at first sight? Na love at first sight ka talaga. Oh, nung first time kong napunta rito. Mm-hmm. Galing kasi ako nung Iloilo nang kila sa tita ko sa Guimaras. Mm-hmm. Tapos nung pag-uwi kami dito ay nagsabi ko sa inyo pupunta. Mm-hmm. Ayun, nagkita kami dito. Mm-hmm. Tapos mga tatlong balik ako dito na ako na. Mm-hmm. Bago ko siyang pakilala sa pamilya. Mm-hmm. Okay, ilan rin yung panliligaw mo sa kanya? Nung pagkaibigan namin mayigit 1 year. 1 year, Bago niya ako sinagot. Ayun, si Attorney Arnel, dalawang... Isang araw lang? Ligawan mo si ng prese? Isang araw lang? Kita ba si sapatos ka? Ay, may sapatos siya, Isang araw lang, Ayun. So... Nag-decide naman na agad kayo magpakasal, kasado na ho kayo. Wala pa. Nagtrabaho pa ako sa Boracay. Mm-hmm. Dun sa may Ditlipa pa. Mm-hmm. Tapos? Tapos sumama siya dun, nag-live-in kami dun, gumawa kami ng ng boarding house. Mm-hmm. Tapos nung nadinggi ako dun, tapos umuwi ako dito. Kaya sa nanay. Mm. Dito na ako
na uwi, hindi na ako umuwi sa amin. Taga saan ka talaga? Taga Ibahay. Ah, taga Ibahay ikaw. Aquino. Sa barangay Aquino. Misis, nung nanligaw siya sa'yo, ano yung unang naisip mo? Parang hindi mo muna sineryoso, siyempre, sa sitwasyon mo. Pero pinakita niya naman talaga na loyal siya, tapat siya. Ayun. So, unang paniligaw, parang, naisip mo na parang, ano? Sabay-sabayan lang yung... Sunod ka lang sa Agos. Mga messages niya. Kumbaga, hindi mo sineryoso. Baka niloloko ka lang, ganon. So, anong time na... Ano yung pagkakataon na nalaman mo na seryoso talaga siya? Nung pumunta siya dito, ilang beses na. Ayun. At siya naman talaga yung nagtulak sa akin na ipakilala ko siya sa parents ko. Ano yung reaction ng parents mo nung itong pinakilala mo na siya? Lumalang. Okay lang. Okay na sila. God. So yun, nakasal na kayo. Parang nag-trending kayo sa Facebook noon ah. Ayun, anong natutunan mo ngayon sa buhay? Kung hindi ka talaga magsikap ngayong panahon, wala kang kumakukunan na pagkain, sustento sa bata, panggatas. At kung hindi ka talaga magsikap na kahit maglako man lang isa sa paligid, wala kang pagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Pero nung wala pang pandemic, si Mister naman ang naghahanap buhay. Bale, anong trabaho ninyo, sir, noon? Construction dati sa Boracay cashier. Nung natigil ako sa Boracay, kahit anong trabaho lang, pasok. Yun. Tapos ikaw? Dito lang, galaga sa kanya. Pero nung may pandemic na, medyo naapektuhan na tayo, ikaw na ang naglalako. Nagyayaan kaming dalawa ng kapatid mo. Ako driver nila. Ah, ikaw kasama rin pala ikaw. Pinababa ko sila nung sa umahan siya. Kasi may pulis. Kasama ka rin pala noon. Doon ako sa unahan. Ayun. So ikaw rin pala ang nagda-drive tapos si Mrs. ang Okay, sino nagluluto? Si Nanay. Nanay mo ang tagaluto tapos kayo. Mga magkano naman kinikita ninyo sa isang araw? Minsan may 150. Mahina lang yung mga turon, mga tiglima, mahina lang yung kita mo. Pero kapag mga sopas, minsan nakaka 250. Hay, anong maganda na na ilako pa ninyo? Malakas din yung ng lumpiang gulay. Yun, malakas din. Siyempre, balot. Tawag dyan? Hindi pa luto, pero sila yung nagluluto. Binibigay namin ng 12 pieces. Bigay namin 50. Kaya ngayon, diskarte lang talaga, no? Akala ko ikaw lang naglalako, ikaw lang nakita namin at yung kapatid mo. Kasama rin pala si Mr. Siya yung nagdra-drive. Nakita namin sila ni Sir. Minsan kasi kapag hindi naubos dito sa... Minsan nakakapunta kami ng Bagto, Leso, Mubo, kung saan. Ikot talaga. Ko. So, hindi kayo umuwi hanggat hindi maubos. Kayo natakot kayo, baka paluin ni nanay. Ay, siya yung nagluluto eh. Diba, bibi? Ayun. Sige. Nandito kami kay... Ate, napanood yung yung video ninyo. Yung pagbili namin, pagpakyaw ng inyong paninda. At tuwang-tuwa ka noon kasi yung kabuuan ng binili namin is 100 plus lang, Tapos binigyan ka namin ng 1,000. Tapos sabi mo, pasalamat ka, napayihay ka dahil may ginagatas ka nga. So, hindi ko nakinuha yung sukli. So, ngayon, dahil napanood ka nila, mayroong nagbigay sa inyo ng pera. Ha? Para puhunan ninyo, dagdag sa puhunan. Bali, ito ay 5,227 pesos and 50 centavos. Mula ito kay... Ate Lisa Turner. Yan. Ibigay po namin sa inyo, ha? Bibigay ko sa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 100, 220 pesos, and 12 pesos.
Ayun. Salamat. Uh-huh. Pasalamatan niyo po si Ate Lisa Turner. Maraming pong salamat, Ate Lisa Turner. God bless po. Sana po marami pa po kayong makatulungan. Uh-huh. In good health lang po lagi. Gabayan po sana kayo lagi ng Panginoon. Ayun. Ikaw, sir, pasalamatan si Ate Lisa Turner po dito. Maraming salamat po sa nagbigay kay Ate Lisa, Ate Lisa Turner. Sana marami po pong blessing. Ayun. Bring Archie, kung hindi po dahil sa inyo, wala po ito ngayon, hindi po madadagdagan yung aming pangkita at saka puhunan at saka kung hindi rin po tayo nagkataon na ipagtagpo ng Panginoon, hindi po tayo aabot sa ganito. Salamat po at sana po marami pa po kayong matulungan at good health lang po at ingat lang po lagi. Ayun. Ano team song ninyo dalawa? Pinagtagpo? Lalaban ano? Ako. Lalaban ako. Lalaban ako. Bahala ka dyan. Paano kinakanta yan? Ano, lalaban ako? Yung team song niya na yan, Still One. Still One. Still One yung kumanta. Paano? Paano kinakanta? Mahirap kasing ano yung kasama. Lalaban ako. Mahirap pala ng tono ni Trey. Team song ni Brad. Ipaglalaban ko ang laban na ito para sa'yo. Ito pang gasolina ninyo para sa paglalako ninyo, ha? Galing sa channel namin, 1,500. Sige po, ha? Marami. Ikaw yung driver, ikaw mag-gasolina. Sige. Maraming salamat. Sige po. So, ayan mga kapobs, na kilala na po natin sila. At ito na nga po na ibigay na po natin ang tulong ni Ate Lisa Turner para sa kanila. Maraming salamat po sa inyo, lahat-lahat ng mga subscribers and supporters. Thank you very much. And sa pangalan ng aking mga kasamahan dito, si Kapobring Attorney Arnel de la Cruz at ang aming guwapang sexy Tari, all around, pwede ring admin, ano pa ito? Lahat na ito. Nurse. Yaya. All around nga eh. Si Kapobring... Kapobring, hindi Sinel ito. Sinel na ba pangalan nito? Ikaw talaga attorney, ha? Kapobring Tracy at si Kapobring Neil Villanueva at si Kabaryong Renz Nabida na nagbi-birthday ngayon. So happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Walang handa. Hindi, may handa. Mamaya ang handaan. Sige. So, sige. Ayun po. Thank you very much po sa inyong lahat. Magandang araw po.